Oh, wow. Nagsimula sa patikim-tikim. Palayo. Mukhang solid to sa noodle game. Karamihan naman ng mga lumang paborito natin ay malamang sa Maynila nagmula. Tulad na lang nitong isang beef wonton noodle house na more than 70 years na nag-ooperate. Meron din siyang mga congee, mga rice, at marami pang iba. Full-time restaurant talaga siya. Para naman sa karamihan na walang oras pumunta sa Maynila, ito ang ituturo ko sa inyo. 24 oras pa kanyo. Manood at maglista. Ito siya. Lingnam sa Quezon City. Nandito lang yan sa may halos kanto ng Scout Alcaraz at saka ng Banawe Street. Ang maganda dito, pwede mo ito puntahan kahit anong oras kasi bukas to maghapon magdamag. Pwede kang makaiwas sa traffic at kung ginutom ka na madaling araw, ito yung kasagutan. Authentic beef wonton noodles. Saan ka pa? Kita naman sa buong paligid dito sa Banawe branch nila. Yung heritage, ang kwento ng Lingnam na nagmula sa noodle maker at wonton na parlor. Nag-evolve na sila sa full-time restaurant. Ang tagal na silang binubuhay ng beef wonton noodles nila. Yung iba sa mga popular na mga ino-order, nasa dingding nila. Pero kami, alam na. Yun, oh. Madaling araw na konji. Pero solid to nahanap natin. Kasi hindi mo na kailangan pumunta ng Binondo. Tapos 24 hours pa, di ba? Napakaganda ng konji. Talagang pinong-pino yung kanin. Hindi mo makikita yung butil. Masarap tong ganitong klase. Subukan ko, ah. Sarap. Kasi lasang-lasa yung isda niya. Pero hindi yung malansa. Hindi rin baka isipin nyo, baka dinaan to sa luya. Hindi rin, eh. Lasang fish stock lang siya. Sarap. Ay, pag ganito tayo kumain, eh. Wala muna inilalagay. Mahi-mahi. Yun ang number one na dahilan kung ba't umorder nito. Yun pala yung style nila dito. Kung ano yung fish in season, yun yung kasama ng konji. Kaya tatanungin nyo kung ano meron. Yun lang. Dali ko yung mahi-mahi. White fish kasi yung mahi-mahi. Sarap nun, eh. Hindi matigas. Hindi masyado malansa. Tamang-tama. Thin slices lang pati siya. Mmm. Good morning po. Good na good yung morning namin. Ito na yung ano yung parang crackers na sinama namin. Masarap to yung pag nababad na ng ano yun, ng congee. Mmm. Hindi ko ma-explain kung bakit sobrang saya parati pag nakakain ko na yun sa congee. Paano para sa akin? Parang balat siya ng fried chicken. Ganun yung dating. Every time na ano yun. Lasang prito siya. Pero obviously starch lang naman siya. Pero it brightens up your ano yung experience mo ng pagkain ng congee. Sumasarap lalo, eh. Gaboom na gaboom. Yung chili pa na nila dito, hindi yung orange-orange pa, hindi super dark. Sorry. Dali na naman ako, maanghang na naman. Excuse. Pero sarap.
Mas sumarap siya nung may chili oil na. Sarap. Actually, yung pinaka pamatay dito yung klase nung congee. Nakita niyo naman na ano eh. Talagang sobrang pino na siya eh. Malayo na siya sa lugaw na ordinaryo. Sabi nila yung congee nila ay made with love. 4 oras daw pala itong ginagawa. Hindi matapang ang flavor nito, kaya very comforting ang dating niya. Aba, okay to. Hinati ko eh, good for sharing to. Pero kung gutom na gutom ka, solid to. Titikman ko na agad kasama ng sausage, pero ito bola-bola pa ito na may extra pang sausage. Kasi mas mahal na siya ata ng 50 pesos. Uy, meron pang ano? Ipulang itlog pa. Solid to. Yung Thai Pao, eh parang Jumbo Pao sa ibang Chinese restaurant. Nandun na lahat, pwera lang yung asado. Yung experience niya ng bola-bola, hindi matigas. Mas malambot na side. Masarap. Pag sinilip mo maigi yung bola-bola, ang ganda ng kulay eh. Ma-pink-pink pa. Hindi rin siya maalat, kaya bagay na bagay yung lalagyan mo ng siopaw sauce. Tingin ko mas masarap pa kung lalagyan natin ng chili garlic. Gaboom! Ibang usapan na pag may chili garlic. So, kaya pala. Kasi yung pagkapaw niya sobrang airy. Ang ganda ng bread. Mauubos ko pa na yung isa. Sarap naman. Chamba madaling araw. Ano? Mas gusto ko ata yung chili garlic kesa dun sa ano. Yung orange na hot sauce. Papakatotoo na ako. Kahit sa congee pag nilalagay ko eh. Sumasabog eh. Yan o, oh, ganyan o. Oh. Nandun eh. Present. Sarap. Ibang iba tong pao na to. Kasi buhaghag yung bola-bola niya. Madali siya kainin. Sa presyo niya. Sobrang okay na siya. Ang mura niya to eh. Taupei roll. Yung itsura niya, siguro ano rin to, bean curd din yung nakabalot. Kainin ko muna ng walang ano, chili garlic. Maliit lang siya. Di katulad ng mga pinagbibili namin mga bean curd roll na malalaki. Pero tikman natin. Wow. Itong isa na to, packed with flavor to. Kasama na yung alak doon. Naalatan ako dito. Kala ako higupan agad ng congee. Pamares siya, pamares. Habulin ko na agad. Yun. Don't get me wrong, masarap din siya. Kailangan lang may kanin ata. Or congee. Okay. Sentensya na tong kutsay dumpling. 6 na piraso. Mukhang disente. Ito, nangangailangan to agad ng dipping. Para rekta na. Paligoy-ligoy pa ba tayo? Yun yung pinakamasarap na experience. Totoo lang. Dahil sobrang juicy ng loob na. Parang maiihalin tulad ko siya sa ano. Shao Long Bao. Juicy siya. Weird. Hindi ko alam yung kung yun ang gusto nilang i-achieve. Pero napaka-light niya. Okay siya. Sobrang okay siya. Halo-halo congee naman. Kung mapapansin nyo pala, yung bowl niya hindi OA sa laki. Parang sakto lang. Tingnan niya sa kamay ko. Kaya, tama yung ratio ng laman niya dun sa parang kanin o yung congee.
sakto lang, hindi ka yung overly mabubusog, lalo na 24-hour joint to. Tikman ko na to ha, ito yung paborito ko parati, halo-halo congee. Ito yung style nila dito, puro laman loob. Pero may balls din. Tikman ko ha, muna, wala mo nang ilalagay. Okay talaga. Hindi talaga maluya yung congee nila. Napaka plain nung dating. Yung laman loob na nakakain ko yung parang bato. Tapos kanina may nakita pa akong parang intestines, may atay. Nag-blend na yung egg, kaya hindi ko na siya isolated na natitikman. So, humalo na yung pagka-creamy niya dun sa buong ano. Ito meron din liver. Sarap nun. Ito talaga yung parati kong hinahanap eh. Halo-halo congee. Kahit saan ako pumunta. Pinaka-paborito ko dahil mahilig ako sa laman loob. Tsaka ang sarap ng experience sa ano. Every bite mo, hindi constant. Iba-ibang joy. Katulad nun atay. Ito, siguro ito yung para nababad na fritters. Mukha akong bola-bola. Ang light lang nung dating, pati yung bola-bola. Same na experience nung siopa mo. Kalmado. Kalmado dito. Hindi strong yung flavors. Very good, masarap. Panalo. Ito na. Beef Mami. Okay, ito yung... Ito, Beef Wonton Mami. Best seller na to. Dito na tayo dun sa panghapit na hindi rin malaki yung bowl talaga. Tapos, maganda yung noodles ha. Hindi siya yung dilaw na uri. Yan o. Tsaka mabango na, amoy ko na mula dito pag ginaganong ko. At nagiging dark na yung sauce pag inahalo ko na siya. Mukhang solid to sa noodle game. Punong-puno na noodles eh. At saka, pwede ka naman humingi ng extra sabaw. Unlimited ata, pagkakarinig ko ah. Hihingi ako dahil si liit ng cup, punong-puno na agad siya ng noodles at saka nung beef. Noodles. Sarap kainan. Kumbaga sa kanin eh, malagkit na kanin siya. Ganun yung pakiramdam sa bibig. Pati yung sarap. Di ba mas malinamnam yung malagkit na kanin kaysa dun sa buhaghag na pang fried rice. Just the same, yung balls niya. Ano rin, hindi siya dense. Malalambot lahat ng bola-bola dito. Beef. Masarap nga. Okay. Kapit na kapit yung lasa ng braised beef na yun. Kung ano yung dark sauce na, kahit nababad na siya sa sabaw, hindi pa rin yung lasa ng beef. Pero kasi mabango siya, hindi ko alam kung ano yung aromatics na ginamit sa kanya. Pero same, light yung pagka-beef noodles niya. Hindi talaga matapang dito. Okay dito. Lalo na tong klase ng medyo leaning on the whites na klase ng noodles yung meron sila eh. Ito. Noodle maker talaga ang Lingnam. Kahit dun sa branch nila sa Maynila, nanunood ako kung paano ginagawa. Dun sa mami nila, yun yung prominenteng mapapansin mo. Marami siya, masarap kainin, papano fresh pala to, everyday silang gumagawa. So dito makakasigurado ka sa quality.
noodles ang talagang nagbubuhay sa kanila. Eh, kung lagyan ko kaya ng chili sauce, ito na yun. Sarap. Kaya ko to kainin isang bowl. Kalahati lang ng congee at isa nito, kaya ko to. Doon sumabog. Insert gaboom. Sarap. Ilang biro. Okay tong beef noodles na to. Anytime beef noodles. 24 hours eh. Okay ba? Meron tayong bago alam ha. Ang sarap. Sa mga taga-south, taga-south ako, dali pumunta dito. Skyway lang tayo. Pagbaba natin, sobrang lapit na sa Banaue. Sa mga taga-norte, swerte nyo, diba? Wala sa south nito. Ang sarap. Ito yung paborito ko ngayong madaling araw.